during our last hearing, the committee deferred the termination of the budget briefing of the Office of the Vice President. This decision was not made lightly, but rather arrived at after careful reflection and deliberation. I would like to inform the body that we are in receipt of a letter dated 10 September 2024. I will read the letter. It is addressed to the Speaker. Dear Speaker Romualdez, the Office of the Vice President has submitted all necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriations, including a detailed presentation on the proposed budget for fiscal year 2025. I have also articulated my position on the issues outlined in my opening statement during the previous hearing on 27 August 2024. We defer entirely to the discretion and judgment of the committee regarding our budget proposal for the coming year. Very truly yours, Sarah Z. Duterte. Notably, there is no categorical mention in the letter as to whether the Vice President intends to attend the hearing or not, and so we extended courtesy to her office by waiting for 1 hour. So, point of inquiry, Madam Chair. Yes, please proceed, Congressman. Yes. Madam Chair, so ibig sabihin, wala po ni isa na dumating from the Office of the Vice President para sumagot ng mga tanong ng ating mga colleagues, Madam Chair. That is correct. Madam Chair, kahapon kasi hindi na kami pinagtanong sa Office of the Office of the President. Tapos ngayon naman, wala naman yung Office of the Vice President para tanongin. Yung Office of the Vice President para tanungin namin, Madam Chair. So, Madam Chair, hindi ko maintindihan kung bakit yung two highest position in the land natin ganito sa ating budget hearing sa Kongreso, no? Madam Chair, isang insulto sa mamamayang Pilipino at sa mga kinatawan dito sa loob ng Kongreso na hinalal ng mamamayan, ano? Ang hiling natin makapagpaliwanag ng accountability at ang hiling natin ay maglinaw, no? Ng mga, kasi marami pa po tayong tanong kaugnay dito. She may not like our questions last hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here, no? Para po ipagtanggol or malaman natin yung budget niya, Madam Chair. So, yun lang, Madam Chair, as a manifestation. Thank you, Madam Chair. Ang galing! Ang galing! So, Madam Chair, so ang ibig sabihin nito ay kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second round na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no, mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboycott niya tayo. Kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second time around na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no, mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboycott niya tayo. Pagboboycott ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoycott ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, ano to, no? Betrayal of her oath of office. Aray na po.
sabihin, Madam Chair, ano to, no? Betrayal of her oath of office. Kahapon, nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam na alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubaya niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend, kasi ang laki-laki nung, ano na, Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder. Ang ibig sabihin ba niyan, inaabandon na niya na yung pinaplano niya siguro na mga constituents niya na bibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, so, ang problema dito, no, talagang bratinela to the max, no, na...